Hello po, kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, tayo po ay magluluto ng isang napakasarap na recipe na pwedeng-pwede po natin ihanda sa Pasko. Ito po ang ating chicken galantina roll. Hindi na po tayo magdi-debone ng isang buong manok. Pwede naman po tayong gumamit ng giniling para po dito sa ating chicken galantina roll. At ito po yung mga kailangan natin. Sangkap, meron po tayo dyan garlic powder, onion powder, black ground pepper, salt, chicken bouillon, sweet relish, tapos ito po yung ating white sugar, carrot, all-purpose flour, eggs, breadcrumbs. Sa palaman po ng ating chicken galantina roll, maglalagay po tayo ng Vienna sausage. Ito po yung ating ham. Yung ating chicken na gagamitin, wala po kasi akong ground chicken ngayon. So, chicken leg meat po yan, ilalagay na lang po natin sa food processor para po gilingin natin. Tapos meron po dyan tayong evap milk at saka po yung ating eaten cheese. Okay guys, magsimula na po tayo. Pag-check nyo na lang po sa description below lahat po ng mga ingredients na ilalagay natin sa ating chicken galantina roll. At sa mga bago po din sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Okay guys, ngayon itong ating chicken lagay natin dito sa ating food processor. Tapos sunod natin itong carrot natin. Lagyan na rin natin yung mga ibang sangkap katulad nitong chicken powder o chicken bouillon, onion powder, garlic powder, salt, black ground pepper, tsaka itong ating sugar. Para sabay-sabay na. And open ulit natin kasi ilalagay natin yung ating relish, yung eggs, at saka yung ating harina. Iksin muna natin. Balik natin yung takip. Meron pa pala kung saan ilalagay guys yung ating evap milk. Patay ng half cup dito. Kaya tayo naglalagay ng evap milk para maputi yung ating chicken galantina at masarap siya. Pwede na natin siyang ibuhos ulit sa bowl. So ngayon ay ibuhos na natin sa ating bowl, yung ating mixture, lagay na natin yung ating ham. Napakasarap nito guys. Sigurado magugustuhan to ng mga anak nyo, pamilya nyo. Tapos yung ating breadcrumbs. Okay guys, ngayon ito nahalo na natin sila lahat. Pwede na natin siyang balutin sa ating foil. Pero bubuksan muna natin itong mga Vienna sausage natin para ipapalaman natin sa kanya sa loob at maghihiwa muna tayo ng cheese. Okay? Sasandok tayo guys ng 1 cup para pantay-pantay yung size ng ating chicken galantina. Yan, isang punong 1 cup dito. Tapos, po tayo ng isang foil. Lagyan natin ng butter.
para hindi sila dumikit. Pag miskim natin sila. Tapos buhos natin itong ating ginawang mixture. Spread lang natin dito sa foil na may butter. Diyan maglagay na tayo ng Vienna sausage dito. Tsaka ng cheese. Optional lang naman yung Vienna sausage, guys. Kung ayaw nyo maglagay, okay lang. Pero masarap kasi kung meron siyang palaman sa loob. Kesa cheese lang lalagay natin. Tapos i-roll yun lang natin to para lang tayong gumagawa ng embutido. Tapos ihigpatan natin siya. Higpitan natin para yung palaman niya talaga nasa gitna. Tapos ilagay natin dito sa tray. Okay. Ulitin lang natin yung proseso na yun hanggang matapos natin yung ating mixture. Patay ng foil. Okay guys, ito na yung mga nagawa natin. Nakagawa tayo ng bali 5 piraso na malalaki. Tapos mayroon ako isa dito, medyo maliit lang siya ng konti. Yan. So, i-steam natin to ng mga 45 minutes. Ilalagay natin sila dito sa steamer. Hinihintay ko lang uminit yung tubig. Ito, nagpapainit na ako dito sa ating steamer. Hintayin natin siyang kumulo. Tapos ilalagay na natin yung ating mga chicken galantina roll. Okay. Okay guys, kumukulo na yung tubig natin. Pwede na natin sila isa lang. Okay. Set natin yung timer ng 45 minutes. Tayo natin sila matapos. Okay, tapos na yung ating 45 minutes. Check na natin yung ating chicken galantina. Ayan. Luto na sila, guys. Meron yatang iba na ano yung cheese. Okay, i-off ko na yung ating timer. Tapos i-off na natin sila. Palalamigin muna natin bago natin sila slice. Kuha tayo ng isa, tapos slice natin para pakita ko sa inyo. Oh, medyo mainit pa sila, oh. Muusap pa. Pero nag-cool down naman na. Nagsuot lang ako ng gloves, guys. Hindi natin sila hawakan kasi kakain na natin. Slice na natin siya. Kailangan medyo maano pa. Yan. Oh. Okay guys, ito na po ang ating recipe for today. Ang ating pong chicken galantina roll. Medyo napalakas lang po siguro yung apoy ko kanina kaya nawala po yung mga cheese. Pero masarap pa rin naman po siya. Gayahin nyo po ito guys, pwedeng-pwede po ito sa Pasko para po sa pamilya nyo. Thank you so much po for watching. Sana po nag-enjoy kayo sa recipe natin ngayon. At ingat po tayong lahat guys. God bless po. Thank you so much po.